Hello guys! Kamusta po kayong lahat? This is Renz Tividad and welcome to my official Facebook fan page. Hello guys! Kamusta po kayo ulit? Ito po, second vlog ko na po ito and bago ko po pagpatuloy, no, I just want to say thank you. Maraming salamat po dun sa mga nanood, dun sa mga nag-share po ng kanilang kaunting oras para po mapakinggan o mapanood po yung vlog ko. And sana natuwa po kayo and sana huwag kayo magsawa, no, kasi itong vlog na to, sabi ko nga po, is to spread positivity. Ayaw natin ng nega kasi para mas maganda, mas maraming blessings ang dumating sa buhay natin, no? At the same time, gusto ko rin po magpasalamat kasi may mga nag-comment po personally, nag-send po sa akin ng private message na ano yung mga comment nila. So, yun po, para po mas ma-improve, no? Mas ma-improve yung aking presentation. At the same time, mas ma-improve ko po yung craft ko. Yun po, gusto ko rin po magpasalamat kasi especially po, no, sa Sumata Sound Studio kasi sila po yung nag-mix or dito po din po ako nag-recording and naging maganda po yung output naman po ng aking ginawang medley nung nakaraan. And speaking of medley, ito pong gagawin ko ulit. Actually, parang ito po ay isang continuation po ito ng nung unang vlog, no, kasi it has similarities. Kasi number one, medley ulit yung ire-record ko. And pangalawa po, dito ulit sa Sumata Sounds, no? Parang resident, ano na yata nila ako dito eh. Parang resident recording artist. Wow! Artist! No, joke lang. No, pero, but seriously, no? Ito pong gagawin ko ngayon, napaka malapit po sa puso ko kasi nakanta ko na rin po ito ng live doon sa mga event na na-invite po ako. Ang dalawang kanta siya ng isang OPM legend, isang OPM icon na pag narinig po ninyo ay talagang alam niyo, oo nga. At aside from that, napaka-heartfelt po kasi inspirational songs po ito. And sa palagay ko nga po, pag narinig nyo to, malalaman nyo na, ay oo nga, nagamit na itong mga songs na to sa mga teleserye, sa mga TV, no? And ang importante po dito kasi it's timeless po yung kanta. I mean, classic siya kasi kahit sino pag narinig, alam. Mapabata, may edad man yan, o sa mga millennials, alam yan. Masaya po ko na mabibigyan ko ito ng chance na i-record siya sa studio kasi gaya nga po nasabi ko, na-perform ko na siya ng live. This time naman, gusto ko siyang ma-i-record. Kaya siya malapit din po sa puso ko, it's because nakanta po itong kantang to, itong dalawang kantang to, is nakanta na po siya or nagawa na po siya or meron na pong version si Sir Eric Santos na kinoconsider ko po na idol ko po. Talaga, ever since po, nung simula pa po siya nanalo sa Star in a Million, no, hanggang sa ngayon po, no, kasi ang gusto ko po kay Sir Eric Santos pag kumakanta siya, it's napaka-heartfelt niyang kumanta talaga, tago sa puso, full of soul, aside, kasi gustong-gusto ko yung pag kumakanta siya, talagang pag, lalo na sa live guys, pag napanood niyo po si Sir Eric Santos mag-perform ng live, full of power and emotions. Talagang sabi ko, we are blessed, no, na magkaroon ng mga artist na katulad po nila na talagang willing sila i-share yung kanilang talent sa lahat, no, to be an inspiration sa mga artist na gusto ring na maging katulad nila, katulad ko po. Gusto ko rin po sana in the future na if given the chance, diba? Kasi itong sa panahon ngayon, marami ng mga kantang lumalabas, pero paminsan parang napaka-generic na, no? Iba pa rin po talaga gumawa ang Pilipino ng mga kanta. Napaka-heartfelt. Kaya, napakalaki po ng respeto at pagmamahal ko po sa OPM, lalo na po sa mga OPM artists natin. Artists! Yan, may S sa dulo. Sa mga composers po natin. Kasi, talaga pong malaki po ang inaambag nila, no, sa music industry. Kaya dapat po tayong mga
millennials. Wow, millennials. Part pa rin naman ako ng millennials, no? We must be thankful na meron tayong mga ganitong klaseng composers na talagang nakapaggawa sila ng ganitong klaseng mga kanta, no? Lumipas man ang panahon, I believe na talagang nandiyan pa rin yan. Hindi mawawala na. Classic na nga, kumbaga. So, ayoko lang patagalin to, no? Next, actually, full of excitement ako ngayon kasi finally, marerecord ko na siya. And dito po ulit sa Sumata Sound Studio, I just don't know kung sino yung mag-a-assist po sa akin, kung si Sol ulit at si Cheston. But looking forward ako na makanta to at ma-record kasi para ma-share ko po sa inyo, no? Yun naman po eh, kasi dalang gusto ko talaga is to spread positivity through music covers or mga live performances ko or kung ano pa man yan. Basta positive vibes lang tayo, no? Ngayon 2019 at sa mga susunod pang years kasi kailangan natin maging positive thinker kasi para mas maka-attract po tayo ng good vibes tsaka ng blessings, no? Mas maganda po pag ganun po yung ganun yung mindset natin. Tara guys, nag-stop lang ako dito sa harapan ng studio and then papasok na ako kasi ang oras po ng aking recording is 5 o'clock in the afternoon, no? So, yun po kasi yung time talaga na feeling ko ay open na open yung mga vocal cords ko at yung mga organs ko. So, sa paggamit ng music na. So, I hope everyone will also watch and listen or hear yung aking kakantahin po, no, sa pag na-upload ko na siya, no. But of course, yung vlog ko muna, no. And sana po, huwag kayong magsawa na manood dito sa aking vlog. Don't forget to like, no? Of course, yung aking Facebook fan page. It's at Renstividad Official. And syempre, meron pa po ako ibang mga social media accounts like yung sa YouTube ko. It's Renstividad _ Official. Ayun po. And of course, i-share nyo po yung vlogs ko at yung mga uploaded music covers ko para po spread ko lang sa inyo or ma-share ko po sa inyo yung talent ko. Yun lang po. Kaya sana sa mga susunod kong vlog, nandiyan pa rin kayo. And share nyo dito sa mga friends ninyo, sa relatives ninyo, sa colleagues ninyo, no? Para po mas maging masaya tayong lahat, no? So guys, pasok na ako, ha? See you again. Hello guys, so nandito na ako ulit sa loob ng Sumata Sound Studio. Ito, pakita ko sa inyo ulit ang buong studio. Yan, so ayan. Yan. And of course, ang mic. And then, si Sol, ang aking sound engineer ngayon for today, no? Siya ulit. So, ayan. So, mamaya, pabibigyan ko kayo ng konting patikim, no? Dun sa mga kantang naaawitin ko, no? And then, actually, na-excite ako na i-record siya ngayon kasi aside nga din sa na-mention ko before na na-perform ko na siya ng live, iba pa rin kasi pag sa recording din. So, let's see, no? Later, papakita ko sa inyo, at paparinig ko sa inyo rather yung mga ibang part ng medley. So, I hope maging maganda and sana mag-cooperate yung vocal cords ko ngayon, no? And I think naman, magiging maganda naman siguro to, no? Yung magiging kakalabasan. So, see you again guys! Recording na kami. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. At kung ano ang iyong inutang ay siya rin kabayaran. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon, ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. So guys, tapos na kami mag-record. Ngayon, may ginagawa lang tayong konting adjustment. So, yung mga sa pag-mix na to, no? So far ba, ano, kamusta, Sol? Okay naman. Wala naman masyadong
Walang masyadong mali o masyadong maraming mali. Masyadong onti. We, niloloko na naman na console eh. Hindi, it's more of ano na ngayon, mixing na ng sa iba. Yung parang final output na, no? Yun na yung ginagawa natin ngayon. Tapos minor checking lang yung mga minor na mga kailangan i-correct, no? Ayun. Yung narinig nyo sa background, walang yung music. It's more of my voice. Ayun. Sablay yun. Sige, check natin yan, ha. Well, actually, guys, itong medley na to, I got the inspiration also dun sa performance ni Mr. Eric Santos, no? Napanood ko yung performance sa YouTube. Then, sabi ko, I think, gusto ko itong ano, gawin. Gusto kong i-record din siya. So, napa-arrange din ako, no? Nagpa-arrange din ako ng minus 1 kay Sir John Olef. So, ito yung ginagamit ko na sa mga past events no, na ano, last year. Ikaw pa, Sol, nahihirapan ka ba mag-edit, mag-mix? Madali nga sa inyo. And I mean sa ano, I mean sa pag ano gamit yung anong program yun, sorry. Solar. Mahirap ba siya? Ako kasi para feel ko nahirapan ako intindihin eh. Mabilis naman siya matutunan pag may nag-event. Lalo na kung may music background. Pero mas madali kung wala masyadong mga error yung recording, you know? Pero so far naman sa ngayon, medyo overall okay naman yung recording natin. Kino-convincing lang kita na okay. Hello guys, so finally I'm home. Tapos na din yung ginawa kong recording sa Sumata Sound Studio. And sobra ako na natuwa kasi ay talagang naging maganda naman yung result nung o yung output mismo nung aming pinaghirapan no, na nirecord na medley. And I hope magustuhan ninyo and sana patuloy nyo pong akong suportahan sa mga vlogs na ina-upload ko at sa mga music covers na i-upload ko in the near future. And sana nandiyan kayo lagi para i-share nang i-share yung mga ina-upload ko lalo na yung mga vlogs no and at the same time itong music cover. And sana if you have any suggestions no, huwag kayong mahiya, just leave it down below dun sa mga pag na-upload ko na to no sa comment section. And sana sa mga susunod pang mga vlogs nandiyan kayo para suportahan ako. So medyo pagod na din ng voice ko, medyo inaantok na din. Sa masasabi ko na ngayon na ang sarap talaga mag-recording, ang sarap talaga gumawa ng mga music covers. And patuloy po akong mag-upload at patuloy po akong kakanta, aawit at gagawa ng mga musical or music covers para po sa inyo. And I hope someday yung original song ko naman yung may upload ko or ang ma-share ko sa inyo. So once again, maraming salamat po. Good night or good morning sa iba, good morning o good afternoon o good night. So see you again sa susunod na vlog ko and thank you very much. Good night, guys.